5 signs na nasa matured relationship ka na. Number 1, hindi nyo na tinitignan oras-oras ang social media account ng bawat isa. May nabuo na kasi kayong tiwala sa isa't isa. Wala nang pagdududa kasi alam ninyong kampante na kayo sa bawat isa. Number 2, mas mahalaga ang love kaysa sa pride. Hindi ninyo hahayaang maghiwalay kayo bagkos ipinaglalaban ninyo ang relasyong nasimulan na ninyo. Number 3, kapag mas mahalaga sa inyo ang salitang pinipili kita kaysa salitang mahal kita. Alam kasi ninyong hindi palaging masaya. Darating kayo sa puntong may mapapagod at magsasawa kaya napakahalagang pinipili ninyo ang bawat isa sa mga panahong hindi na ganon katindi ang pagmamahalan ng bawat isa. Number 4, update lang ng bawat isa ay sapat na. Alam ninyong hindi lang sa inyo iikot ang mundo ng bawat isa. May pamilya, trabaho at pangarap kayong inaatupag. Hindi oras-oras ay kailangan magkausap kayong dalawa. Update is enough. Pinapakita mo na kasi sa paraan na iyon na mahalaga ang isang tao. Number 5, mas pinipili ninyong maging okay kaysa magkaaway. Nangingibabaw kasi sa inyo ang salitang nag-away lang kayo at hindi naghiwalay. Kaya hindi nyo hahayaang makapagbitaw kayo ng masasakit na salita na alam ninyong pareho kayong talo sa pag-aaway ninyo kasi nasasaktan ang bawat isa. Ang sarap mapunta sa matured relationship, no? Yung tipong kampante na kayo sa isa't isa at wala nang balak pang maghanap ng iba para lang mapunan ang pagkukulang ng isa. Mas magiging matatag pa iyan kung ang center of love ninyo ay si Lord. Tandaan niyo yan. God bless. Mas masakit kapag walang label. Yung wala namang kayo pero kailangan mong lumayo. Walang kayo pero kailangan mo siyang kalimutan. Walang kayo pero kailangan mo mag-move on kasi araw-araw ka nasasaktan. Having no label relationship is more pain. Alam mo yung wala kang karapatang magselos, hindi ka pwedeng umasa sa kanya kasi hindi ka sigurado kung gusto ka rin niya. Minsan masaya rin. Alam mo yung may nag-a-update kahit walang label. Ang lambing niya sa'yo kahit wala namang kayong label. Masaya rin, huwag ka lang mainip. Pero dapat may assurance kasi kapag wala, ang level ng sakit na iyan ay mas higit pa sa naging kayo at naghiwalay. Alam mo yung nakikita mo na siya as a future mo at may plano ka na para sa inyo pero sa dulo ipapamukha pala sa yung walang kayo. Pinaasa ka lang kasi hindi ikaw ang gusto. Alam mo yung kompleto na sana maliban lang sa isa. Yung maging kayo. Nararamdaman mo na kasing nahuhulog na rin kayo sa isa't isa. Maging kayo na lang ang kulang pero hindi pa nangyari. Kaya ngayon, nasasaktan ka at natatakot ng sumubok at magmahal ulit ng bago kasi umasa ka na't nasaktan. Kaya sa susunod, kapag makikipagrelasyon ka, dapat may label. Para hindi mo paasahin ang sarili mo sa wala at hindi yung minamahal mo ang isang taong hindi ka naman sigurado kung mahal ka niya. Tandaan mo yan. God bless.